Magandang araw! Narito tayong muli upang mag-aral ng asignaturang MAPE Music. Pagtugon sa kumpas ang ating tatalakayin sa araw na ito. Nakakita ka na ba ng isang konduktor ng musika? Ang taong ito ay madalas makitang nakatayo sa harap ng isang malaking grupo ng mga musikero habang sila ay nagtatanghal. Siya ay nagsasagawa ng iba't ibang senyas o galaw ng kamay na tinatawag na pagkumpas. Ang konduktor ang tumatayong leader na dapat sundin sa pagtatanghal ng musikang nililikha ng isang grupo. Sa araling ito, makatutugon ka ayon sa kumpas na iyong makikita batay sa lakas at hina ng isang musika. Tingnan ang dalawang larawan ng pagtatanghal sa ibaba. Anong uri ng grupo ang kinukumpasan ng konduktor sa bawat larawan? Ang konduktor sa larawan ay gumagabay sa isang grupo ng mga mang-aawit. Ang konduktor ay gumagabay sa isang grupo ng mga manunugtog. Kailangan ang isang konduktor upang gabayan sa pagtatanghal ang isang grupong may maraming mang-aawit o manunugtog. Tandaan na maaaring mag-iba-iba o magkanya-kanya ang takbo ng isip ng bawat musikero pagdating sa pag-awit o pagtugtog. Gawin natin. Lagyan ng check kung ang grupo ng mga musikero sa ibaba ay kailangan ng gabay ng konduktor. Lagyan naman ng X kung ang mga musikero sa larawan ay hindi na kailangan ng konduktor. Ang unang larawan ay hindi na kailangan ng konduktor. Ang pangalawang larawan ay kailangan ng konduktor. Ang pangatlong larawan ay kailangan ng konduktor. Ang pang-apat ay hindi na kailangan. Ang panglima ay kailangan ng konduktor at ang pang-anim ay hindi na kailangan. Ang gampanin ng isang konduktor ng musika ay gabayan ang bawat musikero sa pagtatanghal. Kabilang dito ang pagkumpas ng bilis, lakas, diin, haba ng mga nota at maging timbre. Maaari niya rin punan ng sarili niyang interpretasyon ang isang pyesa ng musika ayon sa kanyang karunungan at pagkamalikhain. Gawin natin. Isulat ang letrang F kung ang kilos ng konduktor ay malaki. Isulat naman ang letrang P kung ang kilos ng konduktor ay maliit. Sa unang larawan ay maliit na P. Sa pangalawang larawan ay F. Sa pangatlong larawan ay P. At sa pang-apat na larawan ay F.
Tandaan na kapag mas malaki ang kilos ng mga kamay at braso ng konduktor, ang nais niyang ipahiwati ay ang pagpapatunog ng malakas. Kung ang kilos ng kanyang mga kamay at braso ay maliliit, ang nais niyang ipahiwatig ay ang pagpapatunog ng mahina. Ang konduktor ay nakatayo sa harapan ng mga musikero habang nagtatanghal. Kung kaya't siya ang mas nakaririnig ng kabuuang musikang nalilikha ng grupo. Dahil dito, naisasagawa niya ang wastong pagsasaayos ng awit o tugtog tungo sa pinakaperpektong paraan ng pagtatanghal nito. Sa tulong ng konduktor, nagkakasabay o nagkakatugma ang mga notang likha ng bawat musikero mula umpisa hanggang dulo ng pagtatanghal. Gawin natin. Isulat ang malaking letrang O kung ang senyas ng konduktor ay upang mapalakas ang musika. Isulat naman ang maliit na letrang O kung ang senyas ng konduktor ay upang mapahina ang musika. Ang unang larawan ay maliit na O. Ang pangalawang larawan ay malaking O. Ang tatlong larawan ay maliit na O. At pang-apat na larawan ay malaking O. Awitin ang lupang hinirang ng may wastong pagsunod sa mga kaukulang kumpas sa larawan. Bayang mag-iliw, perlas ng sinangunan, alam ng puso sa lupang bulbuhan. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig hanggang sa huling pag-aaral ng MAPE Music. Magandang araw!